sumali sa takbo ng TV? Nako! Always check your inbox kasi po baka nag-comment na dyan ng Eat Bulaga at para sabihin isa na kayo sa mga nanalo. So ugaliin pong to check your inbox all the time. Samantala, shout out sa mga Dabar Gods natin na game ng makihula dito sa Bawal Judgmental! Nakakagulat ang mga pangyayari sa outside world, guys. Dapat kasi nagtitiktok muna kayo. Dapat TikTok. Handa na ang mga bruha at bossing. Handa na po kaming lahat dito. Magandang tanghali, bossing. Hi, bossing. Magandang tanghali din. Hi, Pia. Hi, Ryan. Wala bang TikTok muna? TikTok. Pinagsabay niyo pa talaga kami ni Pia, bossing. Sige, bossing. Sabay kami mga nagtitiktok. Come on, Pia. We can do this. Ikaw pareho namang malambot ang katawan ninyo. Sige, go. Ay, wala taong si Aden at si Ming dito. Wala. Ah, may showdown yan. Ang opening na yan. Alam ko lang yung... Bossing, 3 months kong pre-practice sa TikTok yan. Sana nagustuhan ninyo, ha? Para si Scarlett lang yun ang TikTok. Wow! Itik-itik! Grabe, Pia! Ang hirap ng choreography mo! Bossing, yan lang po. Ayan, abot bossing, ang abot ng aming makakaya. Gusto mo yan eh! At ngayong Wednesday, pwedeng makisali sa tanungan at excitement, siguraduhin lang na bawal judgmental. Okay, sino ang ating judge for today? Bossing, our judge for today is... movie and TV actress, Miss... Meg Imperial! Ba't di pa patulan ang pagsuyong nagkulang? Tayo'y umaasang hilaga't kaluran. Ikaw ang hantungan at bilang kalungan mo, ako ang sasagip sa'yo. Iyon. Wow! Pinalabas mo ang mga birds, Meg. Sa ganda ng iyong tinig. Kamusta ka, Meg? Okay naman. Ito. Anong pinagagawa mo nung quarantine? Tulog, joke, hindi. Siyempre, nag-aral ako kasi ginamit ko yung time ko nang nasa bahay lang, walang trabaho, para mag-acquire ng new knowledge. Anong mga inaral mo, Meg? Online ba yan? Online courses. Yung ano ko, kinuha ko, emerging economies. So... wow, emerging economies. Parang bagong normal. Oo, kailangan natin yan. Kasama rin natin si Bossing Meg. Batiin mo. Hi, Bossing! Tamba, ayun eh. Hi, Meg! Hello, so, marami ka namang napag-aralan. Marami naman po ako napag-aralan. Very good. Naging productive naman yung pagkaka-quarantine mo, no? Yes po. Tamang dapat gamitin po natin yung time natin para mas may matutunan pa tayong bago. Okay. Tama. Eh, ikaw ba magaling kang humilates ng tao? Sabi naman po nila, magaling naman po akong humilates ng mga tao. So, susubukan natin kung totoo yun. Ang sabi din ba nila, judgmental ka? Yun ang hindi ko pa po naman, parang sabi, medyo naman. Alam mo, sabi nila, dala ka lang. Sabi lang naman nila. Malalaman natin yan. Basta paalala lang, bawal ang padalos-dalos, bawal magkasakit, at bawal judgmental. Okay. At para tulungan ka, Meg, bossing, eto na po ang makakapartner ng chismosang kapitbahay from home. Mengay! Bossing! Ito po kasama ko na ngayon ang chismosang kapitbahay from home na nag-comment lang sa Facebook page ng Eat Bulaga at nagkaroon na ng chance na makihula with Meg.
So balang hinahanap po natin ngayon ay ang babaeng palaban sa loob ng ring. Ibig sabihin, babaeng boksingera, boss. Huh? Oo! Ito, kasama ko ngayon si Irish Magno na Haniway Iloilo. Hi, Ate Irish! Hello po! Grabe, kamusta ka naman dyan? Ayos lang po! Batiin mo muna, Ate, yung mga double cuts dyan sa Iloilo. Ano po? Batiin mo muna yung mga double cuts dyan sa Iloilo. Binabati ko po yung mga double cuts dyan sa Haniway Iloilo po. Kamusta? Boxing naman dyan! Oo! Ate Irish! Ano na mga sinalihan mo? Bali, naka-tatlong SEA Games na po ako. Tatlong SEA Games? Wow! Grab! Po, tapos, marami pa pong invitational po. Tapos dito, yung latest ko lang po is yung Aman Jordan Tokyo Olympic po. Ay, grabe, big time! Nananalo ba? Nananalo ba, Ate Irish? Nananalo naman po. Oh, nananalo na. Naman po tayo. Ilan na medalya? Ilan na medalya? Ilan na daw medalya mo, Ate Irish? Sabi ni Bossing. Hindi na rin po mabilang, ma'am. Wow! Iba! Iba to, Bossing. Big time to. O, pero, tumba na yan! Pero magaling ka sa ring, ate, sa pangingilatis ba? Magaling ka? Medyo, pero mas magaling pa rin talaga sa taas ng ring. Oh, sige. Mataka ba? Ate Irish, tulungan mo si Meg kasi pag nagkamali ka, ikaw yung jujudombaging ka namin. Wala ka sumuntok yan. Umanda ka na, i-ready ko mong kamao ko. Good luck, Ate Irish, and good luck din, Meg. Salamat po! Okay, salamat, Mengay. Good luck sa inyo, Meg, at sa ating chismosang boksingera. From home na si Irish ng Iloilo. Ang mga uhusga ninyo, eto, ipakikilala ng ating mga judgmental sa sina Joe Pao. Hi, Meg. Meg. Hi. How are you? I'm good. Good luck sa'yo. Excited na? Good luck sa'yo dahil eto na mga Dower Cats. Nakikilatisin mo mga Dower Cats? Wow. Pasok! Ayan, huwag mo tayo mag-agawan sa ano, toldo. Okay. Kanya-kanya po yan. Sabay-sabay naman po kayo lulubog yan. Ayan, pakitanggal po ang mga face mask. Ngayon, Meg, panahon na para titigan mo at kilatisin mo sila dahil it's judgment time! Tingnan mabuti ang mga hilatsa na mga pagmumukha. Hilatsa. All right, mga Dabar Cats, your face shields, please. Pasok na po kayo sa mga face shields. Ayan na, Meg. Nakita mo na yung mga hiladya. Para mas makilala mo pa sila, lalapitan namin at kakausapin namin. Para makakuha ka ng konting clue. Ano ba itong mga to? Yes. Thank you, thank you. Forward po tayo, kuya. Hindi yeah. Po kayo lulubog yun. Yan. Pag nagkamali po kayo ng sagot, lulubog po yun. Pakilala po. Grabe. Jonathan Sambat. Ayun, ang galing. Wala po, practice lang yan. Go! Pakilala po. Jonathan Sambat ng Guagua Pampanga. Wow, Jonathan smiling face. Yeah. Ano po ang inyong kasabihan? If you can believe, you can achieve. You can believe. Oh, if you can achieve. Believe. Sa Tagalog, yun na yun. Yun na yun. Very good. Kuya Jonet, ano ang talent? May talent po.
Kakanta po. Yan! Yan. Bago po kayo kumanta, gusto niyo po ba ng mangkok para masiguro natin na... Meron kang takip. Okay, sige. Babanda lang yan. Music! I'm all alone without you. Yan na, medyo maano na. Oo. My days are dark without you. The lips of you. Munti na lang. Now that you came into my life, I feel concrete. Ayan na, Bosie. Pagtaas niyan. The flower blooms, the morning shine. Your love is like the sun. Pinulak, Bosie. It's like the world. I feel the warmth. Inside, lakasan niyo po para lumabas. Your love is like a river that flows down to my being. I feel inside. Your love. Ako, ayaw. Your love. Dapat pong sabihin niyo, your love. Oh, dapat ganun. Tinutulak mo. Thank you, Daddy Butch. Thank you, Jonet. Kala ko si Daddy Butch. Para si Daddy Butch eh. Oo, oh, yung catering na ito. Kuya! Napakalalbahe nila. Nagalaw pa po. Nagalaw pa. Forward ka konti, kuya, para alam nilang buhay ka pa. Forward ka. Forward konti. Yan. Oh, buhay ha, gumagalaw mga kaibigan. Pakilala po. Si Ruben Lopez Jr. ng Cubao, Quezon City. Oh. Smile po muna. Yan. Yan. May kasabihan. Anong kasabihan? Wala po sa kasabihan, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Yan. Bago. Ano po ang inyong talent? Yan. Sasayaw po. Yan. Sasayaw. Music! Tinuturo niya anak mo. Wala ba tayong pating dyan? Bossing, siya raw yung pating. Kaya lang, pag siya kumagat, hiwa-hiwala yung ipin. Kayang-kaya rin niya ni Ryan tsaka ni Pia naman. Look, hindi nila alam yun. Ayaw naman. Ginulat niya sila. Oo naman. Music! Come on, everybody! Yung mga anak ko. Very good. Meron pa. Mabibitin. Okay na. Okay na naman agad. Okay na, sige. Thank you, Jo. Mga tigamuntin lupa talaga ganya mag-sell. Hindi kami naniniwala. Game. Yun, tokayo. Pakilala po. Tiga Kalookan ako, huy. Nalipat ka na, bilis na. Ang dalila siya, ruliti mo, ha? Wala ko talaga eh. Okay, go! Sino ba yan? Magandang tanghali, Dabarkads. Ako po si Vic Mercado from Baguio City. Baguio City. Tanggalin, parang nagsasalita yung puncher. Puncher! Ano po ang kanyang kasabihan? Kasabihan po tayo, huwag tayong mawala ng pag-asa. Nandyan ang Panginoon na aalay-alay sa atin.
Aalalay sa atin ang Panginoon. Di ano po ang sabihan niyo? Dasal na 'yun eh. Dasal, mihin ang tulo. Ano po ang inyong talent? Kakanta po. Kakanta. Music. Pang-ama. Pang-amateur to, boss. Eh. Turin ang dahilan kung ba't ako naglalakbay. Agay! Wow! Yes! Come on! O sika ang buhay na ating kinatagay. Turin ang dahilan kung ba't ako naglalakbay. Pare, uwi na tayo, pare. Kuya, ang ganda po ng boses nyo. Oh. Nangangagat. Kala ko kakanta. I are lucky. Hindi, iba pala eh. Thank you, Kuya Vic. Wag mo na ulitin, ha? Next. Pakilala po. Ako po si Lidio Taguba from Isabela. Ano po ang inyong kasabihan? Kapag may sinuksok, may madukot. Pag maraming sinuksok, lalong mas marami madudukot. Oo naman. Siyempre. Ano po ang inyong talent? TikTok po, sir. Ha? Tok-tik daw, tok-tik. Tok-tik. TikTok. Ah, sige po. TikTok, okay. Tok-tik. Music! Come on, everybody. Yan, ha? Oy! Wala siyang gana! Wala! Hindi naman pwede kay Pia Kera. O, syempre naman! Sige na nga! Syempre naman! Music! Saba? Parang alam, ha? Uy! Wow! Ito may facial expression. Wow! Wow! Kapapasok mo lang, abono kaya. Ay, syempre, hindi naman papatalo si Bossing. Ay, ano ba na? Bossing! Syempre, ang dali-dali naman yun. Music! Yeah! Wow! You know? Yeah. Wow! Malambot, ha? Yan ang malambot, ha? Ano nang kasal na? Iba yung version mo. Yun ang TikTok ng magalang. Oo, syempre. Kailangan magdasal. Aba, importante dasal sa mga panahon ngayon. Correct. Yes. Yung iba kasi, TikTok ng TikTok, yung iba hindi maintindihan. At least yung sa'yo rin, hindi ka maintindihan. Thank you po, Kuya Lidio. 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 Nalilidio pa ba si Lidio? Next. Pakilala po. Sige po, gabi siya. Ako po si Marvin from Sampaguita, Kibawi, Bukidnon. Malayo. Ano po ang inyong kasabihan? Pag may tiyaga, may linaga. Yan, totoo naman yan. Mm-mm. Ano po ang inyong talent? Kakanta ho, pero yung kanta ko parang wala pala yata sa album to. Hindi, okay lang po yan. Bahala nyo mo, magustuhan natin. Pwede natin i-record yan. Ma-produce. Pakilala natin. Sabi. Baka uulan. Sige po, sige okay po. Lang po. Kailangan natin ng ulan. Ah, sige. Pakinggan natin ang inyong kanta. Music! Ako ang bulak sa kabukiran, nga milusad man sa kapatagan. Nangalim nyo nang akong kahumot, makalingaw sa mga kagulanan. Hibaluan ko pangadaan sa pag-anhi nga walay siguro.
Lalaki nga wala may kuginagausik sa mga babae. Hingabutan sa ilang kapubri asawa na walay bisti. Asawa nga sulugo unon nga sa bukid patungas-tungasun. Napay putus nga pagalok duhun, napay bata pag-asap na yun. Pabasa ba to? Abot sa ilang abalay, ipunalan sa iyang abanan. Ilang verse pa ba yan? Ilang verse? Abutan sa iyang ugangan, buk-buka kay ginas Tuhan. Tangon ang letra, kaya ginas Tuhan. Ayaw laman ako pag buk-buka. Mamay, buk-buk pa, tama na kuya. Kaysa kunin, ako ni mama, wala ako tahan. Okay na po. Papahaba ako pa sana, may buk-buk ka pang binabanggit kasi dyan. Ano pong kanta yun? Ano pong kanta yun? Ano pong ibig sabihin? Bisaya. Ano pong ibig sabihin sa Tagalog? Yung kanta na yun, may kinahulugan ka mo sa lala, babae na taga probinsya na lumusa dito sa Kapatagan. Mm-hmm. Maganda siya, pero sinasayang ng mga kalalakihan ng Maynila ang kanyang kagandahan kasi nakapag-asawa siya ng batugan. Yun pala yun. Ibig sabihin, kung doon siya nag-asawa sa lugar ninyo, mga masisipag ang mga lalaki. Depende. Ayan, kuya. Bakit hindi natin pakinggan ulit? Para ano? Thank you po, Kuya Marvin, sa isang napakagandang hindi awitin. Hindi ko nga pinigil, hindi pa tapos na si Bossing, hanggang alas tres pa yun. Next, pakilala po. Ako pala si Chris Andaro, taga-Binawan ng Rizal. Mm-hmm. Anong iyong kasabihan? Kung may mahal na siyang iba, huwag ka nang umasa sa kanya. Kasi marami naman diyang iba. Ba't nakatingin sa akin si Kuya? Bakit? Ba't parang kay Meg ka nakatingin? Alam mo, baka may chismis sa'yo. Meg, di namin alam. Di namin alam. Baka nababasa nila, ha? Christian, ano ang iyong talent? Kakanta po. Kakanta. Yan, magaling kumanta. Magaling magsalita eh. Music! Masakang magiging makikiusap kay Panala na ika'y hanapin at sabihin ipaalala sa iyo. Ganda? Ganda? Grabe. Bossing! 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 Grabe maghilig si Bossing. Kabayo na maghilig. Next! Next po. Pakilala po. Ako po si Dominga Kabawatan, taga-Punta Santa Ana, Manila. Mm-hmm. Ano po ang inyong kasabihan? Blood is thicker than water. Blood is thicker than water. Yan ang mga kasabihan. Ano po ang inyong talent? Kakanta po. Kakanta. Forward po kayong konta. Forward. Music! Ito, magaling to. Galing to, Bossing. Sigurado. My life, there's just an empty space. All my dreams are lost. I'm wasting away. Oh!
Bossing! Ano? Bakas ka uwin to! Bossing! Tapos okay na, Bossing! Tapos na! Bossing, okay na siya! Okay na! Basta ba? Tapos ang galing mo talaga panlaban to! Natala lang ako ng emosyon! Ang galing! Masyado emotional ah! Grabe! Okay na ako, okay na. Titiklo po ang ibong Adarna sa boses ninyo. Ang taas ng boses! Thank you, Ga! Heavy metal pa yung binanatan. Meg, nakilala mo na sila? Nakonsumisyon ka na ba? Narinig mo ang kanilang mga dapat sabihin, ang kanilang mga talent. Umpisa na natin, ito na ang Round 1! Sa Meg, Meg, sa round 1. Ano yung Arabo? Madig? Meg, sa round 1, 4 out of 7. Apat ang tama, tatlo ang mali. Ano sa tingin mo, Meg? Ang first question. Ang first question. Sa palagay ko, sino-sino sa kanila ang masisipag? I think. Sino-sino sa kanila masisipag? Ang masisipag? Ang masisipag. Pwede. Sana may umami na tamad sila. Oo nga naman. Si Iris. Guess lang naman. Mengay, anong sabi ni Iris? Baka may naiisip siyang tanong. Ate Iris, ikaw, ano sa tingin mo ang possible question? Sa tingin ko po, sa kung sino-sino po sa kanila yung bus or jeepney driver. Bus or jeepney driver? Paano mo naman nasabi? Eh kasi po parang ang sisipag po nila ng mga drivers po eh. Parang yun po yung nakikita ko sa kanila. Layo. Malay natin. Ay, pero may hawak si Ate Iris. Ate Iris, ano yung... Ay, ay grabe. Medal niya. Bossing, hawak niya yung mga medals niya. Wow. Grabe. Iba ka talaga. Bawal galitin. Ayun, hindi natuloy yung... Hindi natuloy yung ano, yung Tokyo Olympics. Oo nga. Sa isang taon matuloy. Sayang. Training ka na mabuti ha. Sayang po. Practice. Basta jombag pag mali ah. Pero matutuloy din yan. Jombag ba pag nagkamali? Ito na ang tanong! Sino-sino sa kanila ang more than 15 years ng jeepney driver? Oy! Oh! Layo ah. Mengay, malamang ikaw ang jombag. Oo nga, baka ako'y ma-jombag dito. More than 15 years ha? Apat dyan, Meg. More than 15 years ng jeepney driver. Na? Pipili ka na. Ang iyong mga choices, Meg, A, Jonet. B, Jojo. Ba, puro J, ah? G, tareng. C, Vic. D, Lijo. Letter E, Marvin. Christian naman sa F. Or G, Ga. Meg, apat sa kanila, 15 years or more ng jeepney drivers. Meron ka ngayong 50,000 pieces. Tandaan, bawat maling sagot, minus 5,000 pieces. Always protect your money. Pili ka na ng apat para sa ating round. Sa tingin ko, sa letter A, si Jonet, yung one. Sa A, si Jonet. A, bakit? Yes. Kasi dahil sa sinabi niya na if you believe you can achieve anything, something. I believe I can fly. I believe I can fly. So, agri pa sana ako. Hindi pala yun. Okay, mali pala yun. Hindi, yun yung sinabi niya. So, parang feeling ko yung relate to yung buhay niya na sobrang pagtsatsagaan niya dahil ang tagal niya ng jeepney driver. Pwede, so, pwede. Pwede, pwede yun. Pwede. Next, si... Si Vic. Vic. Si pasok Kuya po. Vic. Pasok po sa loob. Kuya, pasok daw kaya. Bakit naman sa tingin mo si Vic? Paladasal kasi si Kuya. So, feeling ko every time na, alam mo
hirap ng buhay ngayon dahil hindi naman lahat may trabaho, mm-hmm, lalo na yung mga transpo, mga nagje-jeep, natigil sila sa trabaho. So, dasa-dasal na lang dahil yun na yung hanap buhay na ever since ano nakalakihan niya na or na ano niya na pinuhay niya sa... Pangaba ng kwento ni Meg. Bakit? Ano nga mga teorya ko yan? Teorya. Pangatlo? Letter D. Si Kuya... Liho. Pasok po sa loob. Lakas mga Korean ni Kuya. Liho. Wala, yung sinabi niya na kung may ilalagay kang ano, more. May susuksok. Mm-hmm. Mas may susuksok pa. Yung mga kasabihan, ha? Oo. And, oh my God, ito yung three. Sana lang. Si letter B. Kuya Jojo. Jojo. Ano nga yung kasabihan niya? Basta related sa kasabihan niya rin. Na feeling ko related kay Aiden. Si Baby Shark. Yun lang. Okay. Agree kaya si Irish? What do you think? Ate Irish, meron ka bang gustong palitan sa mga napili ni Meg? Okay na po sa akin yung napili ni Ma'am Meg po. Lahat? Agree kasi ka sa lahat? Kasi parang yun, opo. Opo, yun din po yung pinagbasihan ko po eh, yung sa parang sa age po nila. Pwede. Opo. Pwede. Agree daw, bossing. Wala nang papalitan. Pwede. Ayos. Magaling dumiskarte ito dahil boxer ito. Oh, magaling yan. Sabihan niya, it's better to give than to receive. Huwag naman receive na receive. Huwag receive. Is that your final judgment, Meg? Yes, bossing. Final judgment. Okay. Unahin na natin yung una niyang pinili na si Jonet. Hey. Jonet. Diyan lang po. Diyan lang po kayo. Diyan lang po kayo sa loob, yeah. Jonet. Lalapitan po namin kayo. Asan ba yung tamtax natin? Yung tamtax na natin mga paa. Kuya Jonet, kayo po ba ay isang jeepney driver? Sagot po, yes or no? Yes. Yun na! Saan po ang rota ninyo? SM San Fernando, SM Clark. SM San Fernando, SM La Union. Ano? Layo naman o. Pampanga. Pero, ang tanong! No! More than 15 years ka na bang jeepney driver? Sa atin ng IM Worldwide, success is having the right partner. Masaya sila, kuya. Huwag kayo lalabas niya sa ano, takurin niyo, ha? Diyan lang po kayo, kuya, ha? O yan. Gaano na po kayo katagal na jeepney driver? More than 20 years po. More than 20 years na. Ang tagal. Ilan taon po kayo nag-umpisa kayo mag-driver? 19 years old. Yan po ba ang una ninyong naging trabaho? Jeepney driver po. Sa may sa amin sa Guagua. Opo, yan po ang una niyong trabaho. Tapos dire-diretso na, puro pag-jeepney na. Sa tinagal-tagal niyo pong pag-jeepney driver, ano po yung pinaka mahirap na naranasan ninyo? Bilang isang driver? Ma-hold up. Na-hold up kayo? Bakit gabi ba ang labas niyo? Last trip na po. Anong oras po yun? 9:45. Tapos? Paano po nangyari? Kasi hindi mo naman po alam na yung mga sakay mo, hold upper. Yun na, encounter namin, hindi ko nalalaman na yung sakay namin, hino-hold up na pala. Ah, yung sakay nyo, hino-hold up na? Hindi mo pa alam. Hindi nyo pa alam. O, paano nyo po nalaman? Nung pong pagbaba ng mga hold upper, sabi po ng mga sakay ko, hino-hold up po kami, mamang driver! Hino-hold up po kami kayo ni mamang driver eh! Oo nga naman, hindi niya makikita kasi syempre pag sa jeep, nakatalikod sa pasahero. Hindi nyo ba naman sa inyo, walang tumabi sa inyo na hino-hold up kayo? Wala pong tumabi, sir.
Eh kasi po kami, hindi po kami nagsasakay sa may harapan yung sa may katabi namin. So mga pasero po namin, puro nasa likod nasa lang. Nasa likod lang. Bakit babae lang pwede sa tabi? Ano ba? Hindi siya pre. Bakit hindi kayo nagpapatupo sa tabi ninyo? Yung pong sa tabi ko, sir, ano lang? Kapuso lang po. Yan, ah, si Missis. Kayo po ba may Missis? Siyempre po. Totoo po ba na pag-driver, sweet lover? Sabi nila po. Sabi nila. Ilan po ang Junakis, anak? Japat lang po. Japat? Eh, japat eh. Japat? Eh, japat. Japat. Japat lang eh. Japat nga kanang Kenin eh. Japat. Paano po yan ngayong ECQ? Wala pong pasada. Ano na yung trabaho niya? ECQ? Mm-mm. Paano po itinawid? Yung may konti po naman na ipon. Mm-hmm. Saka yung may konting bukid din po ng sakahan. Ah, mayroong sakahan na bukid. Yung ano lang po, yung mahirap ngayon, yung dating tinatamasa namin sa pasada, hindi na po kamukha ng dati. Dati kuya, po ba, magkano po yung mga nakikita ninyo sa pagpapasada ng jeep? Sarili nyo ba yung jeep nyo? Nakikilabas lang po. Nanghihilabas? Paano po yung mga magkano po yung kita ng ganon? Yung minsan, nabibigay ko na lang sa misis ko, 1,000 po. Ngayon po, 350, 280, 190, ganyan na lang po. Ganun. Paano laki po nagkakasya yan? Dati po, nakaka 5 round trips po kami. Ngayon, one way na lang po. Oh. Pag sa pila na namin sa may SM Clark, uwi po kami, wala na pong laman. Hindi na po katulad nung dati. Na kada biyahe. Pero nakakapasada na kayo ngayon. Opo, sir. Bossing. Nakakapasada na kayo. Mm-hmm. Kaya yun na yung lumalabas sa kita niya. 100 plus na lang. Oh. Kasi baga, siyempre, gasolina yung lang, talo na. Opo. Baga, napupunta yung kinikita niyo sa panggagasolina na lang. Opo. At sa kagandang loob po ng ano, yung operator ko, ang ginagawa po, lalabas lang po yung diesel, tapos yung sobra, ibibigay na po sa akin. Ah, ibig sabihin, pagsakay nyo, may diesel na yun. Oo. Tapos, hindi na kayo nagpapaboundary. Ah, hindi na kayo nag-ano masyado. Pero yung mga sakay mo ngayon na Jonet, may social distancing naman. Opo. Yung sakay po namin, yung sasakyan ko, 32. 32 po ang laman. Mahaba yan. Yung 32? Mahaba jeep, di ba? Mahaba yung jeep na yan. Parang bus yan. Ngayon po, ano na lang? 16 na lang pa. Ah, kalahati. Hmm. Lahati, hindi pwede kalahati, punuan. Eh. 50%, ano? Opo, kasi. Pero iwa-iwalay pa rin sila. May, opo. May nilagay ba kayo? May ganito po. May nilagay ba? Ah, may ganito sa jeep ninyo? Oh. May harang-harang. So yan yung isa sa pinakamahirap na nangyari din sa inyo. Ayaw po. Sa tingin nyo ba, makakayanan pa natin? Sa tulong po ni Lord, tsaka ni Bossing. Apa? Oh, Parimbik. Kuya Bik, kayo po ba ay jeepney driver? Opo. 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 Yung rota po, saan ang rota? Lumindret, Baclaran po. Sino pong bakla? Sino? Saan po? Baclaran po. Ah, Baclaran. Lumindret, Baclaran. Saan? Baclaran. Okay. Sige. Yung siya nakakabawi. One point. Walang taga na bota sa inyo, ha? Please. Ang tanong! 15 years or more than 15 years na po ba kayong jeepney driver? Kuya Vic, ilan taon na po? 47 po. 47? Opo. Ilan taon na po kayong driver? 22 years na po na driver.
22 matagal years. So parang halos kalahati na ng correct buhay po ninyo. Yan lang po ba ang inyong pinagkakakitaan? Opo. Si kagaya po niya, kagaya ni Kuya Jonet. Kuya Jonet, kayo ba merong hindi nyo malilimutan o aksidente na akala nyo tapos na, na nangyari sa inyo? Wala naman po nangyaring masama sa akin sa pamamasada po. Gusto nyo po ba? Wag! Hindi, para merong ano. Nung ECQ po, kamusta po kayo? Andun lang po kami na, kuan, na viral kami doon sa Blooming Street na namamalimos na lang po kami doon para may pangkain po. Namamalimos na lang kayo? Sa kalsada po. Umabot po kayo sa ganun. Hindi kagaya ni Man Jonet kasi siya meron silang maliit na sinasaka. Oo, may saka. Tapos kayo, wala po kayong ibang pinagkakakita. Wala po kasi, ang kinikita ko po, 1,000 po, pinapadala ko na yan yun tuwing hapon. Dahil may pinapaaral po ako, 2 college ko. Tapos grade 11. 4 ang anak ko, nag-aaral lahat po. Ako ang nagsusuporta sa kanila. Nasaan po sila? Nasa Baguio po sila. Ah, sa Baguio. Ibig sabihin, kayo nandito sa Manila, opo, ang pamilya nyo nasa Baguio. Opo. So, nasa kali kayo, hindi ba bawal, hindi ba masama, hindi ka natatakot? Natakot din po kami, lalo na nung nakulong po kami. Nakulong po kayo? Opo. Bakit kayo nakulong? Sinong pinatay? Ano? Hindi, bakit hindi po? Bakit kasi, yun nga po, binawal ni ng kwan ng Manila na bawal mamalimos sa kalsada. Gaano po kayo katagal na nakulong? 4 po. Kasi kuya, hindi naman natin masisisi siyempre yung mga mayor, yung mga nagpapatupad. Opo. Kasi yung ginagawa naman nila, hindi naman para sa kanila eh. Opo. Para sa lahat. Kaya siguro nangyari yung mga bagay niya. Pero ang pinakamahirap at pinakamasakit na nangyari sa'yo, namamalimos ka, samantalang hindi mo alam yung kalagayan ng pamilya mo sa Baguio. Opo. Yun nga ang nakakalungkot. Hanggang mabuti na lang, may cellphone ngayon na nakakausap sila. Pero yung bunso ko po na bata, talagang umiyak na siya tuwing tumatawag. Anong sabi sa'yo? Kailan ka uuwi? Yun lang lagi sinasabi niya. Gusto niyo na po bang umuwi ng Baguio, ng makasamang pamilya? Gusto po sanang umuwi kasi ang hirap pumuha ng travel pass. Lalong-lalo na hindi kami residente ng Manila. Ayaw nila kami bigyan ng barangay clearance para makauwi. Tapos mahirap din pong kumuha ng entry pa sa Baguio dahil mahigpit po sa Baguio na umuwi doon. Kailan po kayo last na nakauwi ng Baguio? January po. January. Opo. Ayan, mga nanonood po yung pamilya nyo. Pwede po kayong mag-habigin sa akin. Pasensya na kayo, hindi na ako nakakapagpadala sa inyo ngayon. Kayo pa ang nagpapadala sa akin. Salamat, sana maunawaan niyo ako. Basta, tatag lang natin para kung matapos na itong COVID na to, sisikapin ko, palatapusin ko kayo ng pag-aaral ninyo, mga anak. Matatapos din naman to. Sabi nga natin, sabi rin ni Bossing, basta sama-sama tayo, matatawiran natin to, matatapos natin ang lahat. Basta nagdagal lang natin yung pagdarasal at unawa sa isa't isa. Opo. Dasal lang po tayo. O, yung mga anak ni Parimbik, uuwi din siya. Okay ka lang. Uuwi po ako. Wala akong kondito. Yung sinasabing may babae, walang ura yan. Wala naman po nagsasabi yan. Wala kami sinasabing ganun. Ayun siya, yung picture niya. Ayun. Asan yung picture nila? Yung meron parang karatula. Ayun oh. Di ba sila nakatanggap ng ayuda? Ayuda. Wala po bang nakarating na ayuda? Meron din po, Bossing. Pero hindi sapat yun na sa haba ng lockdown na ito. Oo. Talagang kulang. Po. Ang pamilya mo doon sa Baguio, meron ba silang pinagkakakitaan? Yung hipag ko po sa kabayo ko, yun ang tumutulong sa akin. Tapos mayroong maliit na sari-sari store yung asawa ko. Dumidiskarte na rin yung mga anak ko pag pagtitinda sa labas para makatulong. Makatulong sila sa... Ano po mga tinitinda sa labas? Yung ng barbecuehan, gano'n. Ice candy, yun ang kanila. Basta kung ano yung pagkakakitaan. Opo, basta kung ano yung kanila. Tapos yung nagkuhan sila ng itlog para ano magkuhan sila nagpapa-order sila ng itlog sa online. Online. Basta huwag po mawawala ng pag-asa. Dahil opo, huwag kang tayong mawawala. Kaya yan. Kaya. Mag-ingat ka, Ma'am Vic. Unang-una, wala kang pamilya rito. Opo. Ingatan mo yung sarili mo kasi salamat para po. Makauwi ka pa, makasama ka pa ng pamilya mo. Opo. Ingat po. Dalawa ka. Isunod natin si letter B.
Jojo. Nakadalawang tama na para si Meg. Aba, Meg, pa ganyang-ganyang ka. Tingnan natin kung tatatlo, ha? Tingnan natin. Jojo. Ito, foreigner to. Foreigner ba? Hindi, Boshi. Nabilad lang sa tubig dagat. Jojo, kayo po ba ay jeepney driver? Yes or no? Yes. Saan naman ang rota mo? Oh. Pantrangko, Mercury, Cubao. Pantrangko, Mercury, Cubao. Ang tanong! Oh! 15 years or more than 15 years na po ba kayong jeepney driver? Jojo, ilang taon ng jeepney driver? 16 po. 16? 16 years. Yan naman ang trabaho mo. Simula umpisa, yan ang trabaho mo. Yun, nagpahinanti muna ako sa hardware, 3 taon. Bago po nakakuha ng lisensya, kapag maneho. Bukod sa pagiging pahinanti, yan lang ba ang ipin mo? Hindi ano ba? Ano ba? Hindi. Yan, kagaya nun, pinag-uusapan natin yung lockdown, yung ECQ. Ano naman ang nangyari sa'yo bilang isang jeepney driver? Sabi nga nila, kagaya nila, napakahirap. Oo. Malayo sa pamilya, nanlimos. Ikaw, ano ikaw yung... Ikaw ba meron kang pamilya, mga meron anak? Po. Bakit? Nung bakit? Hindi. O, tapos, kumusta naman ang pagtatrabaho? Eh, nahirapan niya po kami nung lockdown po eh. Siyempre, kahit paano po, wala pong papasok na pera, puro palabas po. Mm-hmm. Puro gastos. Kailan po kayo pinaka-last na nagpasada? Nahinto ba? Opo, nahinto po kami mula March 17. 17? Nakabalik lang po kami nung nagkaroon na po ng programa po si Mayora ng Quezon City. Mm-hmm. Ano po ang... Market po, tsaka Lala Jeep. Mm-hmm. Ano naman nangyari sa'yo? Kagaya nun, nahinto. Ano yung naging kinabuhay mo para kumuha ng pagkain? May konting ipon lang din po, kaya po nakaraos. Naipon naman, tapos yun ang pinanggagastos niya. Pero maliit lang. Ilan, may mga anak po kayo? May anak po ang isa, tapos may dalawa po kaming ampon po. Mm-hmm. Pamangkin po ng asawa ko. O, kumusta po? Ano, nag-aaral ba sila? Po. Pero hindi pa po namin sila pinapasok ngayon kasi nakakatakot po. Oo, delikado pa rin. Pero may mga ano na, online na talaga sa online, bahay na no. Nag-aaral ngayon yung mga bata. Pero ikaw, nung nagkaroon ba ng lockdown, nagkaroon ka ng konti ng sama ng loob at pinatigil kayo? Kasi marami nagagalit. Mm-mm. Ikaw ba? Okay lang naman po yun. Para rin naman po sa amin yun. Saka para sa pamilya po namin yun. Kaya okay lang muna pinahinto po kami sa pagbiyahe. Anong oras po ba ang biyahe ninyo? Wala po. Madaling araw po kami bumabiyahe. Inaabot po kami minsan ng ating gabi. Minsan alas 8, ayun, alas 9. Nang gabi? Sa isang buong araw? Magkano po ang kinikita nyo noon? Isang buong araw kayo nagpapasada? Mababa na po yung 900, tapos mataas pa, minsan po 1-2, ganun. Yun ang pinakamataas. Nung nagka-lockdown, anong pinag-usapan nyo mag-asawa? Siyempre, eto na, nangyari na. Anong sabi ng asawa mo? Ano naman po, siyempre, ano rin po siya na sa bahay lang muna po kaysa na makipagsapataran po ako sa labas. Hindi ka ba, yung pamilya ko pag nahawa po ako. Hindi ka ba tinutulak ng asawa mo? Lumabas ka na, umalis ka na. Hindi ba? Hindi naman po. Ha? Hindi naman nababanas. Hindi naman nabibisit na sa bahay ka. Hindi naman. Maayos naman, maayos. Maayos naman. Maayos naman. Maayos. Jojo, bawal pa ano, bawal pa pumasada ngayon? Bawal sa inyo. Sa ruta ninyo? Ano po kami, sa Lala Jeep po kami ngayon. Proyekto po ni Mayor Joy Belmonte. Ano yung Lala Jeep? Siya. Yung mga ganun din, may pakukuha ka sa bahay, may uutos ka. Ah. Magkano po ang kita nyo ngayon sa pagkaganyan, sa Lala Jeep? 300, 400, 500. Kahit pa paano po nakakaraos. Ay, pangraraos naman pang araw-araw. Ayan o, asan po kayo dyan? Yung gulong. Nasa gitna po. Ha? Nasa loob. Pasahero pala. Wala naman pala siya dyan sa picture. Pasahero pala siya. Akala ko naman nandyan siya sa selfie ng picture. Wala naman pala. Salamat, Kuya Jojo. Thank you. At least thank may you. Mga project na gano'n mm-hmm. sa mga driver. Yeah. Tatlo na. Tatlong straight na yan, Meg, ha? Abuso ka na, ha? Oh, abuso po, sa inyo mabuso. Pag-perfecto, itumba na, ha? Abuso. Isa na lang ang natitira, sinipinili niya si Lee... Lee Jo.
Lijo. 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 Okay, Meg, bago natin kausapin si Lijo, sigurado ka na ba sa kanya o ikaw ay nagdadalawang isip? Bibigyan kita ng pagkakataon magpalit kung gusto mo. Sigurado na po ako, bossing. Andiyan pa si Christian, si Marvin, tsaka si Ga. Si Iris. Sigurado na po. Ate Iris, ikaw, sure ka na ba? Yes po. Sigurado na Elijo. Po kay Kuya Lito. Sure na daw siya, bossing. Oh, sige. Usapin natin si Lijo. Basta naka-gold na relo, matagal ng driver yan. Ikaw ba driver? Ay, wala, totoo yan. Lijo, kayo po ba ay jeepney driver? Opo, sir. Yan! Ano po ang rota? Yan na, sinasabi ko. Tantana, tulay, paura. Tantana, tulay, paura. Ang tanong! More than 15 years na po ba kayong jeepney driver? Sorry, Meg. Ilan taon na po kayong jeepney driver? 15 years above na po. Ha? Nagmaneho. 15 years. Oo. Ang hinahanap natin, lampas ng 15 years. Okay. Tapos, saan po ang ruta ninyo? Sa Santa Ana. Tapos? Paura. Paura. Padre Paura. Padre Paura pa rin ba ang tawag yun? Hindi, iba pa yung Paura sa Padre Paura. Ah, hindi, Padre Paura po. Oo, kala ko kamag-anak lang ni Padre Paura si Paura. Kumusta po kayo nitong ECQ? Ito po, nagdudusa po kami sa ano, siyempre, walang trabaho ngayon, sir eh. Eh, ang ginagawa ko ngayon, sir, umi-extra ako ng tricycle. Eh, ano pong ni-extra po ninyo, pare? Buti, marunong kayo mag-motor. Opo, dati po akong tricycle boy, sir. Ah. Eh, kasi nakakapasada na po yung mga motor ngayon, eh. Kaya, pwede na yung tricycle? Opo, meron pong tricycle. Pero sa kagaya nila, mga ilang jeep, nagpapapasada na rin ngayon, pero limitado lang ang mga pinapapasada. Wala pa po sa amin, sir. Sa ruta namin, wala po, sir. Ah, wala pa sa inyo. Kaya umi-extra ako ng tricycle ngayon, sir. Mabuti naman, meron kayo nakukuhanan na gano'n. Opo, eh. Wala po ibang, wala akong ibang pagkakakitaan, kundi yun lang po, eh. May pamilya po ba? Mayroon po. Ilan po ang Junakis? Anak, ilan po? Tatlo po. Tatlo. Yan kagaya niya, may nahihiraman kayo ng tricycle. Si Mrs. ba may trabaho? May trabaho ba si Mrs.? Wala po, bossing. Sa bahay lang po si Mrs. Hindi, nung time na ECQ, anong ginawa ninyo? Wala pang tricycle din, bawal din eh. Opo nga. Ano pong ginawa niyo para wala, kumita? Wala sir, wala kami magawa. Bali yung inaasahan lang namin yung darating na ayuda sir. Yung mga... Sa ayuda talaga. Opo, pamigay-migay ni Mayor sir. Ano pong kaibahan ngayon ng kita nyo ngayon bilang sa tricycle tsaka doon sa jeep? Iba ang kita ng jeep sa tricycle, sir. Sa tricycle kasi mababa lang ang kinikita ng tricycle. Mga magkano po? Mga 200, ganun lang po. Basta may pangkain lang po araw-araw. 250, ganun, sir. Sa jeep? Sa jeep, kumikita ka ng 1,000, sir. Basta masipag lang. Oh. Anong oras po kayo lumalabas? Ako po ay nagigising ng alas 2 ng madaling araw pa lang po. Gising na po ako. Anong oras po kayo nagtutoothbrush? Uy, siyempre pagkagising yan, magtutoothbrush yan. Diretso na yun. Paglabas niya. So anong oras po kayo lumalabas ng... Alas 2 nga po, tapos alas 2 gising na, tapos tapi, ligo. Nabago yung routine nyo nung nag-ECQ kasi kahit gumising kayo maaga, nasa bahay lang kayo. Wala po ibang trabaho, kaya wala eh. Wala, kailangan talaga. Ano lang, sumasakit tuloy yung mga katawan ko, sir. Tulog lang ng tulog. Tulog kain. Tapos konti kain. Nga po, sir. Kumasakit yung likod nyo. Naku, tingnan nyo nga. Naku. Good luck po. Thank you. Salamat, Kuya Leo. Lijo. Lijo. Sino kaya? Kamali ng isa si Men. Sa bawas ang 5,000, may 45,000 pa. Sino kaya? Hanapin natin na siga. Ga! Kakanta muna. Huwag na. Ang taas ng kanta nito. Favorito ng kumpare. Okay na. Ate Ga, kayo po ba ay jeepney driver? Opo. Ilan taon na po kayong jeepney driver? 10 years po.
10 years. Below pa rin. Hindi po ba mahirap sa isang babae tulad ninyo na maging isang jeepney driver? Babae ba si... Ano ba? Lady nga yung kanta niya eh. Hindi po mahirap. Hindi naman po. Basta makaraos lang. Makaraos po. Saan ang ruta niya? Saan po ang ruta ninyo? Punta Quiapo, Santa Mesa. Po? Punta Quiapo, Santa punta, Mesa. Punta. Punta. Punta Quiapo. Punta. Santa Mesa, Quiapo. Ah, sa punta, Santa Mesa, Quiapo. Hindi sa dadaanan San Andres yan ah? Hindi po. Hindi. Paano po yan ngayong ano, ECQ? Ano nangyari sa pagtatrabaho po ninyo? Ano po, nagtitinda po ako ng isda ngayon. Nagtitinda ng isda? Apo. Mula nung nagsara? Mula nagka-lockdown? Ito lang pong June. Bali isang buwan pa lang po ako nagtinda. Yung mga una, anong ginawa ninyo? Anong nangyari wala sa inyo? Wala po, sa bahay lang po kasi bawal po lumabas sa amin. Paano po yung kabuhay? Saan po kumuha ng pang-araw-araw? Yung may konting naipon po nung bago nag-lockdown. Hindi namin binayad sa bahay. Ay. Binili namin ng bigas. Oo, kasi parang inano naman yung bayad ng renta eh, di ba? Hindi ba pwedeng maningil? Oo. Bawal pa maningil. Bagal pa maningil. Nakakaintindi naman kayo po yung landlady namin. Kayo po may asawa? Meron po akong kinakasama, sir. Ay! Paano yan? Dalawa pa kayo? Lalaki o babae? Lalaki. Lalaki o babae? Babae po. Babae. Ibigay ko, agad yung babae. Parang ikaw pa yung babae. O, paano babae po yun? Ilan po kayo sa bahay? Bali, dalawa na lang po kasi namatay na po nanay ko. Ooh. Nanay Nino? Nanay niyo po. Nanay ko pong senior na nakatira po sa akin. Kailan? Nung May 14 po na heat stroke. Ito lang? Itong May lang? Ito po. Ano nangyari? Namatay? Hindi ba na-consider na may COVID? Yung ganun? Kasi po sa amin, malapit po kasi sa kalsada. Tabi lang po kasi ng kalsada. Ang ginawa ko po kasi, dinala ko yung mama ko dun sa ate ko. Oh. Tapos nung yung ate ko po, ang bahay kasi nila taas-baba. Naku. May kwarto po kasi sarili yung mama ko dun. Mm-hmm. Hindi naman namin nakalain na gano'n ng mama ko kasi nung nasa akin po, araw-araw yung naglalakad. Pinapractice mo siya para maglakad-lakad. Tapos nung doon na po sa ate ko, wala na po siyang exercise, pakain ng pakain. Hindi namin nakalain na high blood na pala siya. Oh. Paano po, nadala po ba sa ospital? Hindi po, kasi bawal nga po. Inisip kasi namin pag dinala sa ospital, baka hindi mapalabas. Si senior na siya, walang mag-aalaga po. Doon. Hindi naman po. Kahit pa paano, maaasikaso dun sa ospital yun. Hindi nyo ba binalak na takbo natin sa ospital? Kasi tutulungan naman kayo ng barangay kung saan dadalin yun. Hindi po kasi biglaan po eh. Biglaan? Nakapaglamay po? Nakanay burol ba? Opo, kasi may ano po, kinuhanan ko siya ng ano sa St. Peter po. Oh. Ah, meron na siya? Opo. Nakapaggulog po ako ng St. Peter. Mm. Tapos napaayos mo naman. Opo. Mabuti naman. Nakisabay pa, no? Nasabay pa. Kasi ang mas mahirap, inabot ka na ng lockdown, tapos namatayan, tapos wala ka pang pera kung paano. Opo. Pero napakremate din po namin kasi dadaling ko po sa probinsya. Kasi nandun din po ang papa ko. Saan po ba ang probinsya niya? Sa Isabela po. Sa Isabela. Alam naman ng asawa, ng tatay mo, na namatay na yung asawa niya. Opo, patay na din po yun. Ah, patay na rin. Opo. Kala ko. Doon nakalibing. Doon nilibing. So, pagsasamahin mo sila. Kaya po, pinakremate namin ng pagkatapos ng 4 days na nakaburol. Pinakremate po namin para mag-iwi ko po pagkatapos po ng lockdown. Nahirap. Medyo mahirap yun nangyari sa'yo. Opo. Nag-lockdown na, nawala ng hanap buhay. Nawala pa ng nanay. Opo. Pero matatapos din natin lahat yan. Asawa po ng Diyos, sana matapos na po ito kasi hirap na eh. Yung asawa mo, nasa bahay mo? Opo, nasa bahay lang. Di ba nagpapaalam? Doon lang po kasi yung tinda ko pong isda, hindi ko na ibenta ngayon. Sa asawa mo, ano gusto mong sabihin? Lalong ganyan, dami na nangyayari sa inyo. Tapos kayong dalawa na lang, hanggang kailan kaya? Ano gusto mong sabihin sa kanya? Basta magtiis lang po sa hirap. Sa hirap at ginhawa po, kasama po kami. Si nanay, anong gusto mong sabihin kay nanay? Pasalamat na rin po ako sa nanay ko at nakapagpahinga na. Yeah. At least yung pagod niya. Yung pagod niya, hindi na po siya nahihirapan. Nahihirapan. Hindi na rin po kami nahihirapan sa kanya kasi. Thank you. Sana thank po, you. Madala nyo na magsama na sila ni tatay sa Isabela agad-agad. Opo. Matutuwa si tatay. Thank you, Ga. Thank you, Ga. Salamat din po. Okay, salamat kay Ga. Sino dati si Christian? Christian.
Ilan taon ka ng jeepney driver? 6 years mo. Six hindi years, pa bago pa lang. Saan naman ang ruta mo? Pinangonan ng Santa Lucia. Dito lang. Malapit-lapit lang. Ako. Kumusta naman ang pamilya? Ayos naman po, kahit mahirap. Yung ECQ, ano naman nangyari sa'yo? Ganun din, sa bahay lang po. Bawal po kasing lumabas eh. Wala kang ibang pinagkakitaan. Hindi ka nakaisip ng ibang pagkakakitaan. Kung meron man. Kung meron po sana, pero wala talaga. Walay pa din. Hanggang ngayon, hindi pa rin nakakapasada? Yung mga traditional jeepney, hindi po pinapayagan dito sa amin sa Rizal yata. So wala pa rin ngayon? Wala pa rin po. Anong balita nyo, mga kailan daw babalik? Wala pa naman pong... Walay pa? Wala pa. Wala pang linaw. O sige. Ingat. Salamat, Christian. Thank you, Christian. Ayun! Ayun. So, si Marvin. Si Marvin. More than 15 years na. Ilang years tanong ka na? Tanong nyo na rin, baka hindi. Oh, ilang years ka ng jeepney driver, Marvin? 16 ho. 16 years. Ayun, si Marvin pala. Marvin, ikaw naman, anong rota mo? Saan ka bumabiyahe? Guadalupe, Paco Top, Hiran. Wow, malayo-layo. Mm. Pero doon lang yun, paikot lang yun. Eh, pero ang pamilya po ninyo nasaan? Pamilya po ninyo. Pamilya ko? Opo, yung asawa mo, anak mo, meron ba? Mayroon. Saan po sila? Nandyan ho kamo sa punta. Nandito lang din. Nandito rin. Ikaw naman, Marvin, ano yung pinakamahirap na nangyari sa'yo ngayong ECQ? Pinakamahirap sa akin dahil buhat nung nag-ECQ, wala talaga kaming trabaho magawa, saka wala din biyahe. Kaya kahit 5 butas, wala talaga kaming kinita. So ang inaasahan namin, yun lang ang suporta nila ni Mayor na 2,000. Una, nagbigay na 1,000, tapos 1,000 ulit, di 2. Pagkatapos yung sa DSWD na 8K, yun lang ang ano. Anong ginawa mong diskarte para... Ang ginawa ko ng diskarte, inuna ko na lang talaga ang bigas. Hindi bali nung kung ano nang may kalso ng ulam. Hindi yung ayudang ibinibigay, hindi yun. Meron ka bang ibang ginawa para kumita ng pera kahit konti? Wala talagang magawa. Wala. Oh, sorry. Sinang tanong ko lang. Sorry. Kinukulong din kami sa bahay. Kasi mga tanong mo eh. Sorry ako, bossy. Sige, tuloy mo, Brad. Kinukulong din kami sa bahay. Bawal pa nga lumalabas kahit sa pinto lang. Bawal. Kaya walang nagagawa hanggang naubos na lang din ang ano, dahil kunti na lang din ang ano. Ngayon pong ubos na. Kasi ilang buwan na din yun na lumilipas yung DSWD na binibigay. Mm-mm. Naubos na rin. Kaya ngayon, ilan ba anak mo? Ilan ba anak mo? 5 ho. Nako. 5? Malalaki na yun. Niyang 14 years old saka 13 years old. Yung pagkain, kagaya niyan, dating meron kang hanap buhay, meron kang kinikita. Okay. Nung ganung konti na lang yung natatanggap nyo, paano mo hinahati yung pagkain? Yung oras? Inaano na lang ni Mrs. Kumbaga parang... Pag timpoting kain, parang tinakal-takal na lang sa pinggan. Naawa ka sa mga anak mo pag nakikita mong gano'n? Kung naawa nga man ako, naawa. Kaso lang, sa ngayon na hindi kami pinapabiyahe nung mga traditional jeep, wala rin talaga wala kami talaga magagawa. Eh. Kasi yung tanging hanap buhay ko, yun lang traditional jeep. Pamasada. Hindi ka galit. Ikaw, may galit ka bang naramdaman nung tinigil yan? Wala naman din kasi kinakailangan din. Oh. Yung pong saan nyo po nakuha yung singkong? May galit kayo si. Ikaw, may galit ka ba sa akin? Sabi mo. Bakit mo na ako magagalit? Oo nga naman. Okay mo na ako. Kiss. Saan nyo po nakuha yung singkong butas? Yun ang kasabihan dati. Maglakad ka na maglakad kahit saan, hindi ka makakakita ng kahit 5 butas. Ano yun? 5. Di ba duling? 5 duling. Kamag-anak yata. Kaya nga tanong ko, may tama yung tanong. Dinig ko rin yun eh. Wala ka makikita na 5 duling. Walang binibigay eh. Kaya tinatanong ni Bossing, kung galit ka sa akin, ba't 5 butas yun sa'yo? Ang problema rin sa gano'n. Mawawala ng pag-asa kasi matatapos din yan, Kuya Marvin. Dasal lang, pare, ha? Okay, salamat. Salamat kay Marvin. Yun na. Salang ang mali ni Meg. Galing. So, 45,000 pieces. Sa malamig.
Diretso na tayo sa round 2. Tuloy na natin ang round 2! Dito sa round 2, 3 out of 7 tayo. Ibig sabihin, tatlo ang tamang sagot at apat dyan ang mali. Ano sa tingin mo, Meg, ang susunod na tanong? Narinig mo na silang mga jeepney drivers, silang lahat. Ano sa tingin mo ang tanong natin sa second round? Kung sino-sino sa kanila ang... Help! Help! Si ano? Si John Bag. Tanongin natin. Ikaw, Ate Iris. Help! Anong naiisip mong tanong dito sa round 2? Sa tingin ko po is kung sino-sino po sa kanila yung may napagtapos na po na anak sa kolehiyo. Pwede. Galing ni ano ah. Galing po. Mukhang ako talaga yung majujombag po si Mike. Pwede. Pwede. Pwede na, siya yung nanghula na tukol sa mga jeepney driver. Ngayon naman, kung sino... Ay, naku. Ang tanong! No! No! Sino-sino sa kanila ang may pinag-aral at ngayon ay graduate na? Sobra. Grabe si Ate Iris! Sobra si, ano, si Boxer ah. Tatlo dyan sa ating mga kasama ngayon ay may pinag-aral at ngayon ay graduate na. Pili na. Ang iyong mga pagpipili-pilian, letter A, Jonet. Sa B, Jojo. C, Vic. D, Ligo. Eh, Ligo. E, si Marvin. Sa F, Christian. R, G, si Ga. Meg, tatlo sa kanila. May pinag-aral na ngayon ay nakagraduate na. Pili ka na ng tatlo. Letter C. Kuya Vic. Si Vic. Pasok, Kuya Vic. Nak! Letter A. Jonet. Nak! Aha! Nak! Nakaka-pressure yung mga ganun. Letter D, Relio. Si Liho. Tatlo na. Bakit? Anong pinagbasehan mo, Meg? Parang yung mga natandaan ko lang po na may anak or yung base lang po doon sa kung may anak sila or kung nakwento nila na may anak sila or wala. Binasihan ko lang. Okay ba kay Irish? Ate Irish, okay ba sa'yo yung okay mga sa'yo? Pinili ni Meg? May babaguin ba? Yes po, agree po ako kasi nabanggit din po nila kanina yung mga anak po nila. Saka in-stock ko na din po. Boxer nga to, pinag-aaralan. Stoppers! Paparaan. Agree daw, bossing. Okay na. Such a final judgment. Sang-ayon naman po si Ate, kaya yes, bossing. Final answer. Final judgment. Final judgment. Sino yung huli niyang pinili? Si Lijo. Lijo. Tanungin natin. Lijo. Kuya Lijo, magkano na po ulit yung kita ninyo kada araw? Nung nag-jeep po. Apo. Bali, 1,000. Pag sinipag-sipag kaso, sobra pa po sa 1,000. More or less, 1,000. Mga ganun.
Pero nasubukan nyo na rin magbigay ng baon. Opo, sir. Mm. Araw-araw po. Ang tanong! Goal! Meron na po ba kayong pinag-aral at napag-graduate na? Aladdin! Ay, knockout ka dyan! Galing na. Sino po ang napag-aral nyo tapos napag-graduate nyo na po? Po? Sino po? Sino po sa anak ninyo? Yung naka-graduate na? Tapos na po sila tatlo. Tapos na tatlo? Nang dahil sa pag-jeep? Pagmamaneho lang po, sa sipag at tiyaga po. Wow! Galing. Yung una po, anong naitapos? IT po. IT. Yung pangalawa po? Education po. Edo. Yung pangatlo, office, ano po, office management po. Office management. Aba? Ibig sabihin niya, pwede ka na pala magpahinga. May trabaho na ba silang lahat? Meron na po. Oh, pwede ka na magpapetik-petik pala. Hindi po kailangan titigil kasi may pangarap pa po ako eh. Gusto ko pa pong makatapos sa pag-aaral. Ano lang bahay po, wala po. Nangungupahan lang pa si po. So yun po ang pinapangarap ninyo. Ano, makaano ng bahay po. Ayaw mo ba ipaubaya na lang sa mga anak mo yun na pagbili ng bahay? May malakas pa naman po ako, sir. Sige nga po, mag-cartwheel nga. Kumambli nga kayo, paikot pa gano'n. Ito, Kuya po, ako Jose. Ito yung... Ayun. Ah, puro mga puro ano, Tres Marias. Puro babae pala. Ala, very good. Kumusta po yung mga anak nyo? May trabaho na po sila. May trabaho na po sila, yung mga anak ninyo. Eh, ngayon pong ECQ. Bali, ano po, parang dito sa... Nasa abroad... po kasi yung panganay ko. Ah, sa abroad? Parang dito rin po sa Pilipinas. Ano, alternate lang pasok po nila. Saan kasi, po sa sampung bangsa? Sa Bahrain po. Sa Bahrain. Ano po trabaho niya doon? Bali, ano po, ang kurso ko po kasi niyan, ano, parang bali sa, ano siya, sa... Bali. Parang restaurant na ano. Restaurant? Restaurant. Nasa pinto lang po siya. Huh? Bali, taga-interview lang ng mga customer po. Ah, parang receptionist, parang gano'n. Opo, receptionist po. Ay, kumusta po sila doon ngayon? Pumapasok na po siya ngayon. Alternate nga lang po. Okay na siya. Okay naman po. Very good. Pero nandun siya. Kala ko, Bahrain, pag wala siyang pasok, uuwi siya dito sa Pilipinas. Ha? Ganun ba yun? Anong ba? Ha? Layo naman doon? Hindi, ala ko, uuwi. Palagi po mag-iingat, lagi. Opo, sabi niya po sa akin pa, ma, pagdadasal niyo po lang ako dahil... Usapin mo, baka ka nanonood siya. Anak, huwag kang mag-alala. Gabi-gabi ka namin pinagdadasal ang mama mo. Basta ikaw, mag-ingat ka lang dyan dahil marami rin pong ano dun eh, sa kanila. May COVID din po rin. Siyempre. Ingat ka lang din dyan, basta araw-araw magdasal ka lang. Ano natin yung pangarap natin, maangkan natin yung pangarap na mabibili natin yung gusto mo. Yan. Yeah. Pangarap po kasi niya makabili ng bahay. Yun. Dami niyo ng bahay, dalawa na. Tulungan ko po siya. Matutulungan siyempre para maabot ang pangarap. Maraming salamat, Kuya Lijo. Salamat po. Din po. Galing. Ayos. Sunod natin si Tukayo. Paribig. Paribig. Kayo po. Magkano na po yung kita ninyo araw-araw? Kung masipag ka nga po, 1,000 po mataas. Pero 1,010. Po, abot ng 14 to 16 hours na biyahe yun. 14 to 16 hours? Siyempre, na-experience yun na magbigay ng baon. Opo, yun. Ang tanong! Meron na po ba kayong pinag-aral at napag-graduate na? Ilan taon na po ba mga anak? Yung panganay ko po. Yung panganay ko po 20 years old. Tapos yung pangalawa po 19. Tapos 19. Yung pangatlo 15. Tapos yung bunso po 8. Lahat po 'yon nag-aaral. Opo. Oo. Wala pa po nakakatapos. Wala pa po. Third year college po yung panganay ko po. Ano pong course? Radiology.
Radiology. Rodtech. Yung mga sa parang X-ray, X-ray. Good luck po. Sana makatapos ang mga anak. Salamat po. Kayang-kaya yan. Pag natapos to, tapos na rin yung mga anak. Yes. Oo. Thank you, Kuya Big. Mm-hmm. Sablay. Natin si Jonet. Jonet! Ay, toka. Teka, nagkamali si Big. Bawas ang 5,000. Magkano? Oh. 40. Yun. 40. Sana naman, hindi na mabawasan. Okay ka na dyan, Meg, kay Jonet? Okay ka na ba kay Jonet? Baka gusto mo magpalit? Okay na. Okay. Wala pa, bossing. Wala pa. Wala pa. Okay na po, bossing. Ayun, okay na nga. Okay na. Sige. Na patagal. Ano yun? It's Jonet. Masunurin. Jonet, magkano na po ulit ang inyong kita araw-araw? 1,000 po. 1,000. Baon, magbibigay ng baon. Opo. Iyon. Ang tanong! Meron po ba kayong pinag-aral at napag-graduate na? Ay! Petty, ha? Oh, may suntok na suntok si Brandon. Tapos ako naman ang paglilinisin. Kuya Jonet, sino po yung napag-aral yung napag-graduate nyo na? Yung pong panganay ko tsaka yung pangalawa. Panganay at pangalawa. Ano po natapos? Yung pong panganay, accounting graduate. Mm-hmm. Yung pangalawa? Civil engineer po. Aba! Ayun, no? Wow! Puro babae din. Oo nga, no? Lahat yan, nag-board exam. Kumusta po ang board exam? Yung po sa civil, pasado. Pasado. Registered civil engineer na po yun. Wow, very good. Registered. Congrats. Tapos lahat yan sa pag-jeep lang. Sa Manibela lang po. Wow, very good. Ganda talaga na Manibela. Meron ano pa pakiramdam po? Nung ganyan? Ha? Kabila ng paghihirap, lahat. Tapos yung anak, nakaka-graduate. Graduate. Masaya po. Lalo na po nung yung anak kong civil engineer nung pumasa. Sabi po sa akin ng anak ko, Dad, registered civil engineer na ako. Yun. Eto na yung pinaghirapan mo. At least, kahit pa paano, yung pinapakita mo na sa amin na pagod, puyat, alis ka ng madaling araw, darating ka ating gabi, eto na yun, de. Sabi po sa akin ng anak ko. At matutulungan na kita. Ano lang sabi mo sa anak mo? Salamat naman, anak. Ang masasabi ko lang basta huwag ka lang makalimot ka ako. Lagi si Lord ka ako. Tapos, hindi muna si Bossing. Ikaw muna. Ikaw nang bahala sa mga kapatid mo para maano naman. Ay, huwag kang mag-alala, Daddy. Kaya natin yan. Ikaw pa. Para ikaw si Bossing, kaya. Para ka nakikinig ng radyo, no? Oo. Sumasagot yung anak mo. Dual. Kuya, congratulations. Congratulations. Kasama ako sa casting talaga. Kasama ka eh. Kasama ka dito eh. Idol ka dito, Bossing. Thank you, Jonet. Thank you, Jonet. Isa lang ang mali ni Meg. Hanapin natin. Sa kabilang dulo, Siga. Siga. Bakit hindi mo... Ga! Ga! Hello po. Magkano po ang kita nyo araw-araw? Dati. Nasa ano lang po, pag malakas, 600 to 800. Kasi sa hapon lang naman po ako lumalabas. Yun, malaki na rin. Kayo po ba ay meron ng napag-aral tsaka napag-graduate? Meron po. Meron na. Meron po akong pamangkin na Yun! Siga pala. Pamangkin, bakit ikaw nagpa-graduate? Ikaw nagpa-aral?
ay hindi po kaya ng ate ko nung kasalukuyan po nag-aaral. Eh wala naman po akong pinapaaral, kaya tag-iisa po. Isang pamangkin ng kasama ko, saka yung pamangkin ko. Ayun. Ayun, no? Ayan po siya. Ano pong, oh, parang ikaw lang din. Kamukha mo. Kamukha mo yung pamangkin mo. Gulat ako dun. Parang siya din, ha? Ano pong course? Criminology po. Sir. Criminology. Very yeah, good. Very good. Kailan very po gumraduate? 2012 yata. 13. Oh, tagal na. Opo. Ngayon, pulis na siya. Ah, hindi po siya nag-pulis kasi OIC po siya ng gwardiya. OIC. Sa Cavite. Mm-hmm. Ah, nag-OIC medical siya. Medical, ano po. Opo. So, ganun pa rin, nandun pa rin. Nakalinya pa rin, nagbabantay pa rin. Congrats sa Tiga. Thank you, guys. Salamat very good po. Thank you. Thank you. Thank you. At congratulations kay Irish ng Iloilo. Good luck sa'yo, ha. Sana matuloy yung Tokyo Olympics. Papanoorin ka namin. Training ka mabuti, ha. Good luck. Okay. Kay Meg Imperial, maraming salamat. Congratulations. Thank you, Boss Meg. Congratulations, Meg and Irish. 40,000 pieces. Congratulations po at hati kayo dyan sa inyong 40,000 pesos. At meron pang dagdag na pwedeng regalong may wait. Itong si Mick. May regalo ka mula sa IAM Worldwide. Mga Dabarcads, magpa-partner na sa IAM Worldwide. Visit IAM Worldwide website. IAM Worldwide success is having the right partner. At may regalo rin mula sa Flanax. Naproxen Sodium Flanax. Huwag mag-arthritis. I-Flanax mo na yan. The number one, Naproxen. At meron po mang balita sa atin si Bossy. Ay, totoo yan. At eto na nga, mga Dabber Gods, marahil napapasin nyo na work from home ako ngayon. Pero hindi ito hadlang para makasama ko kayo dahil parte na kayo ng buhay ko. At para sa ating mga senior Dabber Gods, na kailangan rin manatili sa bahay, dapat tuloy pa rin ang paggawa ng mga nagpapasaya sa atin. Kung ay naalala ninyo ay sakit ng katawan, balakang at kasukasuan, ay hindi na dapat problemahin yan. Sagot yan ng kontra-kirot, kontra-sakit at kontra-maga. Ang number one naproxen sa Pilipinas, yan ay ang Flanax. Ang Flanax ay prescribed by doctors. Mabilis ang bisa ng Flanax that works in as fast as 15 minutes. Kaya balik agad sa exercise, sumba sa bahay, at mas maraming quality time sa pamilya. Hindi lang yan, dahil garantisado rin up to 12 hours ang bisa ng Flanax. Nagbibigay ito ng long-lasting lunas sa sakit at kirot na nararamdaman dulot ng arthritis at joint pains. Kaya sa mga Dabber Gods natin sa mga bahay ngayon, huwag nang mag-arthritis. I-Flanax mo na yan, the number one naproxen. Bilang pasasalamat, lahat ng bisita natin ngayon sa Bawal Judgmental ay mag-uwi ng gift pack mula sa Flanax. Sakto, mga driver! Yan ang hatid ng Flanax, huwag mag-arthritis. I-Flanax na yan, the number one naproxen. Ganda! Muli, ang ganda ba? Ganda, bossing. Ayos, ano? Hey! Ay, maraming salamat ulit sa mga bisita ng ating ngayong araw, ay ating mga jeepney drivers. Alam nyo, Dabber Gods, kung simulan natin yung kabuhayan ni Juan, iniisip natin yung Dabber Gods na nahinto ang negosyo, nawala ng trabaho, tulad ng mga kasama nating jeepney drivers ngayong araw. Eh, gusto namin na makapagsimula kayo muli. Marami ang nakipagbayanihan sa atin, yung mga bumili ng DVD, mga bubbleheads. Kaya naman, maraming salamat sa mga sumuporta sa kabuhayan ni Juan. At dahil dyan, ngayon, ang pitong jeepney drivers na kasama natin, ang pitong bagong recipients ng kabuhayan ni Juan. Tanggapin nyo ang 20,000 pesos na magagamit nyo para makapagsimula ulit. Sana yung kahit papano makatulong ito at mapalago nyo para masuportan ang pangangailangan ng inyong pamilya. Yan ay matraffic man ang buhay ngayon. Ganda. Darating din ang araw na uusad yan.
Dahil anuman ang mangyari, tuloy ang biyahe ng buhay. Ito po si Pastor Vic. Ano na kayo? Dito na si... Dito na. Magbabalik pa ang... Eat Bulaga! Congratulations! Congrats po! Good luck sa mga drivers!